Tumambad sa Philippine Coast Guard ang mga itinambak na patay na koral sa seabed ng Sabina o Escoda Shoal. Sa iba pang bahagi ng Sabina Shoal, mayroon ng elevation ng artificial sandbars. Naobserbahan ito nang i-deploy ang isa sa pinakamalaking barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa, noon pang Abril. Suspetsya ng PCG, mayroong ikinakasang reclamation activity sa nasabing lugar na kapareho sa Sandy Case na malapit sa Pag-asa Island. Posible umanong nasa likod nito ang China, lalo't nakita roon ang ilang Chinese marine scientist, pati ng higit 40 barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at People's Liberation Army Navy. Kung titingnan sa malaking bahagi ng Sabina Shoal na obserbahan ang mga itinambak na crushed corals. At magiging mapanganib kung matuloy nga ang reclamation dito. 71 nautical miles lamang ito mula sa Palawan at malapit dito ang Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Pero sa tulong ng deployment ng barko ng PCG, nalimitahan ang aktibidad ng mga barko ng China at magpapatuloy ang pagpapatrolya ng BRP Teresa Magbanwa na nasa 29 na araw na. Every once in a while, sinusukat naman natin uli ito. And yet, nakita natin na wala namang paglago or paglaki ng total area nito. Ibig sabihin, the Chinese government was prevented in continuing this small-scale reclamation. So, it is worth noting that we have become very successful in preventing China from continuing the small-scale reclamation. We are alarmed by all of this development at kaya the National Task Force West Philippine Sea, led by Secretary Anyo, has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Makikipag-ugnayan ng PCG sa Marine Science Institute ng University of the Philippines para mas matukoy ang dahilan sa pagtatambak ng patay na corals. Pero nadiskubre ng PCG ang isang nakalathalang Chinese academic journal tungkol sa paggamit ng coral fragments at hydraulic reclamation sa South China Sea. The characteristic of the poros that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Escoda Shoal. So perhaps this academic journal is the explanation of how they do things in doing a small-scale reclamation. Ang intention nga natin dito, why we decided to anchor Philippine Coast Guard vessel as the rigid hull inflatable boats roam around the area, is to catch them talaga, for us to know how they're doing this. Sinusubukan namin kunin ang pahayag dito ng Chinese Embassy. Samantala, nakahanda na ang civilian convoy ng Atin Ito Coalition patungong Bao de Masinloc o Scarborough Shoal para mamahagi ng tulong sa mga maingisdang Pilipino. Target din nilang maglagay ng boya na may nakasulat na WPS Atin Ito. Sa gitna naman ito, na-monitor sa AIS ng maritime analyst na si Ray Powell ang huge force ng hanggang sa 4 barko ng China Coast Guard at nasa 20 Chinese Maritime Militia. Pero giit ng Atin Ito, hindi sila matitinag sa kanilang misyon. Ang PCG magbibigay ng seguridad sa civilian mission sa Bao de Masinloc. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. The commandant intends to provide safety and security sa ating coalition. Sa Martes, nakatakdang umarangkada ang civilian convoy ng Atin Ito Coalition na magtatagal ng hanggang 3 araw. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.